Hello po, ako nga po pala si Raven, 30 years old na. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin po akong nagiging girlfriend. Dahil na rin po siguro sa buhay pag-ibig ko noong ako'y nasa high school pa lamang. Noong ako'y nasa high school pa, ako'y isang sikat na estudyante sa aming paaralan. Dahil na rin siguro sa pagiging volleyball player ko. Kaya minsan, ang ugali ko hindi ka nais-nais para sa isang mag-aaral. Bagamat may kayabangan ako, hindi naman ako nagiging sakit ng ulo ng aking mga magulang dahil sa akong honor student simula pa nung elementarya. Nung ako'y nasa second year high school na, may bagong transfer sa aming paaralan. Siya ay si Clarice. Napakaganda niya at mukhang mabait. At eksakto naman na nasa section ko pa siya napunta. Noong una, palagi ko siyang inaasar dahil palagi ko siyang nakakatabi sa aming classroom. Palagi ko siyang inaasar at tinutukso, ngunit hindi naman siya nagpapa-apekto sa halip hindi siya kumikibo. Pero ang totoo, kaya ko siya tinutukso upang mapalapit ako sa kanya dahil gustong gusto ko siya. Kaya dinadaan ko na lamang sa pabiro at pang-aasar dahil ang nasa isip ko ay sasaktan niya din ako dahil marami pang may gusto sa kanya na mas higit sa akin at much better kesa sa akin. At isa na nga dun, ang kaibigan kong si Brian. Kaya nagdadalawang isip ako na ligawan siya, baka masaktan ko ang loob ng aking kaibigan. Kaso, lalo akong nahihirapan sa tuwing nakikita ko silang nagbibiruan. At sa tuwing nakakakita naman ako ng ibang babae, siya agad ang tumatakbo sa isip ko. Lumipas pa ang ilang buwan, nakahanap ako ng girlfriend. Siya naman si Hannah. Hindi ko siya gaanong kamahal kagaya ng pagmamahal ko kay Clarice. Kaya agad din ako nakipag-break sa kanya. Ngunit bigla ko na lamang nabalitaan na si Clarice at si Brian ay magsyota na. Labis akong nasaktan at napilitang lumayo at lumipat ng paaralan. At pagkalipas ng 2 taon, bumalik ako sa aming paaralan at dito ko na nalaman na nagkahiwalay din pala sina Clarice at Brian dahil nahuli ni Clarice si Brian na may ibang girlfriend. Kaya noong nalaman ko, palihim akong nagalit kay Brian dahil nagawa niyang saktan ang babaeng pinakamamahal ko at ang babaeng hinihintay ko ng napakatagal na panahon. Lumipas lang ang ilang araw, nagsagawa ng palaro ang aming teacher na kung saan dapat merong kang kapartner, kaya naisipan kong yayain si Clarice. Kaya lang, may pagkatorpi pa rin ako lalo na pagdating kay Clarice. Pero nung lumakas na ang aking loob para yayain siya, nalaman ko na lamang na may kapartner na pala siya, walang iba kundi ang ex niya na si Brian. Kaya hindi na lang ako sumali sa palaro para hindi na lang ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko silang magkasama. Hanggang sa kami ay nag-graduate na, hindi ko man lang nasabi kay Clarice na mahal ko siya. Pagkalipas ng 3 taon, after graduation, nagkaroon kami ng reunion buong magkakaklase. At naisip ko na nandun din si Clarice. Kaya nasabi ko sa sarili ko na sana wala pa siyang boyfriend. At ngayon ko na ipagtatapat sa kanya ang nararamdaman ko na matagal ko nang itinatago. At noong sumapit na ang araw ng reunion namin, sobrang excited ako, hindi dahil sa party, kundi dahil kay Clarice. Alas 10 mag-uumpisa ang party, ngunit 10:30 na wala pa rin sa venue si Clarice at bigla ko na lamang nabalitaan. Inisnat sila at dito nasaksak si Clarice. Sinugod naman si Clarice sa hospital, ngunit sabi ng doktor dead on arrival na siya. Labis akong nasaktan, feeling ko gumuho na ang mundo ko at mga pangarap ko. Pagkatapos ng libing ni Clarice, may inabot na sulat ang aking teacher sa akin. Sulat daw yun mula kay Clarice na habang inaayos daw ng mami niya ang kanyang mga damit, nakita niya ang sulat na may pangalan ko. Noong una pa lang akong transfer, ikaw na agad ang nakita ko. At unang kita ko pa lang sa'yo, nagkagusto na agad ako. Sorry ah, if hindi ko agad nasabi sa'yo. Natakot kasi ako na baka saktan mo lang ako. At alam ko din naman na hindi ka magkakagusto sa akin. Dahil maraming mga babae ang nagkakagusto sa'yo. Nahamak na maganda at matalino kaysa sa akin. Pero kahit anong mangyari, mamahalin pa rin kita kahit palihim lang. Pag may problema ka, sana lagi mong tandaan na nandito lang ako para makinig sa'yo kahit kaano pa
haba ang sasabihin mo. Kahit may girlfriend ka na at may mahal ng iba, maghihintay pa rin ako sa'yo kahit gaano pa katagal. Mahal na mahal kita, Clarice. Pagkabasa ko ng sulat ni Clarice, tumulo na lamang ang luha ko nang hindi ko namamalayan at wala na akong masabi.